Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon kayo nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang ginawa po ni Daddy Bae na pagdepensa dito po kay Maine Mendoza. Dahil nito mga nakalipas na araw, wala pa rin pong iba, no? Hindi pa rin po talaga tumitigil ang mga bashers sa pagpuna, no? Sa ugali di umano nitong si Maine Mendoza. Pinalalabas nga nila na masama raw ang ugali ni Maine, kesyo ganyan, kesyo ganito, no? Tingnan natin kung bakit maraming nakarelate dito sa ipinost ni Daddy Bae. Okay? At kung bakit naipakita ni Daddy Bae ang kanyang pagdepensa sa nag-iisang Maine Mendoza. At pag-uusapan din po natin ngayong araw, ito naman pong pagkakalipat po. No? Ito yung sinasabi nila kasi last year pa, sinasabi nila na after ng, anong tawag doon? Crisostomo Ibarra ba yun? Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Sa susunod na book nito, si Alden Richards ay kasama sa magiging cast nito. Pero sa mga nakita nating feedback, sa mga nakitang dapat abangan, walang Alden Richards na nakita. Ano nga bang nangyari sa GMA, bakit nagkaganito? Okay? Lahat po yan ay pag-uusapan din natin. At hindi rin po mawawala itong pinakakalat ng mga kumag na si Maine Mendoza raw po ay nag-seminar na raw. Seminar na raw para sa kasal, ano? Tingnan natin lahat yan, pag-uusapan natin. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden ng tulad nyo rin pong walang ibang hinihintay na kapalit. At kung nod ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na. At bago tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang basahin ko ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Christy Asilo. Sabi niya rito, "Good evening, Mr. Pinas. Nasa Japan pa ba si Maine? Ngayon, wala sa Itbulaga. Matagal na din ng bakasyon, ano? Tip bang Itbulaga? May nabasa akong comment sa isang vlog ni Maine ay shadow white, ano, ni Alden. Hindi maipakita sa public, ano? Kailan kaya magpapakasal sa tagu-tagu lamang, ano? Alden, i-reveal mo na si YP. Mr. Pinas, kailan kaya makikita sa public silang dalawa na mag-asawa? Thank you, Mr. Pinas." Sa dami po ng inyong tanong, Miss Christy Asilo, unahin muna natin, ano, itong sa Itbulaga. Last week pa po, tape ang Itbulaga. Okay, asahan nyo po na hanggang Wednesday tape po yan. Yun naman talaga kasi yung schedule nila, eh. Diba? At marami pong nagsasabi ng mga followers ni Maine Mendoza. Yung nakakaalam po talaga kung nasan talaga siya, no? Na siya po yung makikita ng live this coming Wednesday or this coming Thursday. Yan ang huyong dalawang date na dapat natin tignan. Ngayon ay Tuesday, no? Maaaring Thursday ay makikita nating live si Maine Mendoza. Pero ang tagal po niyang nawala. Last week pa po siya nawala at missing in action nga po. At gano'n na nga, hindi po siya nagpo-post kung nasan po talaga siya. Ang palaging nagpo-post lang po para sa kanya ay itong mga kumag na Armin fans at mga toxic mainers na akala mo kuto, no? Na palaging nakatutok daw kay Maine Mendoza, sablay-sablay naman ang mga impormasyon, 'di ba? At salamat po, no? Maraming salamat po sa inyong komento at katanungan. Para naman po sa ikalawa nating komento ay mula naman po kay Miss Yolanda Santos. Sabi niya rito, "Mr. Pinas, sabi ni TMC nag-seminar na daw sa Panot at si Maine para sa wedding nila. Natawa na lang ako, bayaran kasi 'yan." Kaya kung ano-anong pinakakalat, ano, na mga fake news, dating Aldab din yan, nilalait din yan noon ang mag-inang user, tapos biglang bumaligtad in the name of money. Ginaji siguro, sana nga doon na lang tumira, no, sa Japan ang couple. Kaso, andito kasi ang business ni Alden and big businesses nilang mag-asawa. Sana nga, mag-quit na lang sila sa showbiz, ano, at mag-focus na lang sa pagplano ng mga negosyo nila.
At salamat po sa inyong komento, Miss Yolanda Santos. Ano? Alam nyo, kung perang, usaping pera lang, eh matagal na rin po kaming bumaligtad. Kasi kapag ka umanib ka dito sa Zarzuela, talagang malaki yung offer nila. Nakita nyo naman po nung nakaraang taon pa. Nakita nyo naman kung ano yung in-offer sa atin, di ba? Just support the Zarzuela and this is what will you get. Yun yung mga ano nila, di ba? Mga salitaan nila. Pero hindi eh. Ang goal natin dito sa channel na ito is to support me, Mendoza, at Alden Richards, whatever it takes. Diba? Nandito tayo mula, binuo natin itong channel na ito para nga sa ganap kay Main at saka kay Alden. Hindi yung para siraan sila ng siraan. Diba? Thank you po, no? Thank you sa inyong komento. At para lang dun sa sinasabi nyo ng seminar, ay, tama yung ginawa ninyo. Tawanan nyo nang tawanan. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Belen Alonso. Sabi niya rito, mapagpanggap lang na friend ni Main, ano? Balita ko siya ang nagre-rent ng condo ni Main. Nakakabayad naman kaya? Ah, itong si MJ Lastimosa, no? Miss Belen Alonso. Ang tanong natin, yun nga, no? Nakakabayad naman kaya? O salamat na lang dahil magkaibigan naman. Yun malalaman natin, ano? At ang ikalawa pa nga niyang comment, baka may bahay na rin sila sa Japan. Siguro, doon na rin tumuloy ang Mendoza family na nauna nang magbakasyon noon. And I agree with you, Miss Belen Alonso. Sabi ko nga sa inyo, last month pa, no? Ito nga pong Mendoza family, eh, nandun na. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang Volkerson family ay tutungo din doon. And if you're gonna trace the itinerary that they have, parehas na parehas po. Parehas na parehas po. And hindi natin alam, alam mo, nagka-problema lang sa flight. Diba? Flight schedule. Alam nyo naman ng ating airport, bigla-biglang nagkakaroon ng air traffic. Sabi nga nila, ang luwag-luwag daw ng kalangitan, nagka-traffic pa. Yan yung mga hindi makaunawa ng air traffic. Anyway, pag-usapan na po natin ang mga dapat natin pag-usapan. Ano? Unahin po natin itong si Alden Richards kung saan yung Maria Clara de Crisostomo Ibarra ay napag-usapan nga po nung nakaraang taon pa na si Alden Richards ay papasok po sa book 2 nito. Pero ano nga bang nangyari? Bakit doon sa teaser no, na dapat abangan ay wala tayong nakitang Alden Richards? Totoo nga ba ang chismis? Ano? Ito, chismis pa lang to ha. Wala kasi tayong kakilala sa loob ng GMA na umahandle kay Alden Richards. Ito yung mga sabi-sabi nila sa paligid ano, na itong si Alden Richards ay talagang inaalis na unti-unti sa GMA. Nakita naman natin sa pagpasok pa lang ng taon, wala silang ibang binibuild up kundi si Dennis Trillo ulit dahil wala na silang makitang kung sinong pwedeng pumalit kay Alden. Walang iba kundi si Dennis Trillo. Ano? Pero yung ideya na kung talagang originally no, they plan to have Alden Richards to their book 2, then suddenly remove him. Kung ganun talaga yung kanilang ginawa, siguro, no? Tama talaga. Tama talaga yung ginawa lang ni Alden Richards na nagtayo na siya ng sarili niyang kumpanya, ng korporasyon, at siya na lang yung mag-produce, di ba? Kasi lumiliit ang mundo, no? Sa mga big stars, lalong-lalo na with Alden Richards kasama ang GMA. Kung ganto ng ganto yung gagawin sa kanya, di ba? Bibigyan siya ng mga pipitsuging proyekto, no? Tapos kapag main project na pinag-isipan talaga ng gusto, eh, hindi siya maipasok-pasok, tatanggalin pa. Diba? At yung ikalawa naman natin pag-usapan ay ang ginawa naman po ni Daddy Bay na pagdepensa dito po kay May Mendoza. Actually, ito po ay indirect na pagdepensa, no? Paano naging indirect? Sige, kwento ko muna sa inyo ng mabilisan, ano? Ito ay may kinalaman kay Alex Gonzaga na nag-birthday, no? Ito lamang, kagabi, kahapon. Hindi ako nagkakamali, no? Siyempre, meron pong server na may hawak ng cake niya at meron pong kandila, no? Kinantahan si Alex Gonzaga. Tapos nung pag-ihip niya ng kandila, dinaw daw niya yung kamay niya doon sa may icing ng cake, no? Kung di ako fondo ata yun, hindi ko alam, basta chocolate yun, ano? And then ipinahid po dito po sa noo, no, nitong si Kuya Server, no? Siguro isa sa mga caterer nila, yan. And then, ang daming inulan talaga ng komento yan. Ano? At si Daddy Bay nga, inapa-post din ng ramdam kita kuya. Okay, sabi nga nila, hindi raw talaga nabibili yung class. Diba? Siyempre, ang dami na naman na comments doon na may kinalaman sa ugali. At doon na nila ipinasok si Main Mendoza.
kung saan sinasabi nila na ramdam din kita, Daddy Bay. Sinasabi nila na sa Main Mendoza ay masama raw ang ugali, ganito raw ang ugali, di ba? Pero ito yung tunay na masama ang ugali. Di ba? Nakikita natin ng ganito, hindi yung mga hearsay, hindi yung mga chismis lang. Dahil simulat sa pool, wala pong mga ganyang videos na kumakalat sa Main Mendoza. Di ba? At kung meron man tayong dapat sabihan dito na masama ang ugali, walang iba kundi ang mga user na yon. Okay? At yung sinasabi nilang nag-seminar na sa Main Mendoza at saka itong si Panot para sa kasal. Just me, yo, Santisa mo Trinidad. Kwento nyo na lang sa pagong ano, elementary students lang ang mauuto nyo sa mga ganyang bagay. Tayo pa ba maglolokohan dito? Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.